There's a few people na nag-message sa akin sa Facebook kung may pinapsal agreement pa daw kami ng husband ko. Kasi base dun sa nakikita nila dun sa mga posts ko before we had the baby, napaka-sweet daw namin. Masaya daw yung relationship namin. And then, not only sa Facebook, dun din sa vlogs namin dito sa YouTube, na nakikita nila na naging daw yung husband ko sa mga kalokohan ko. Gusto nyo malaman kung may prenuptial agreement ba kami? Before we get married, may agreement po kami tungkol sa... It's me, Riza, and welcome to our channel! At bago ko simulan ang vlog na to, guys, if you are new here, please huwag niyo po kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload namin. There's a few people na nag-message sa akin sa Facebook kung may prenuptial agreement pa daw kami ng husband ko. Kasi base dun sa nakikita nila dun sa mga posts ko before we had the baby, napaka-sweet daw namin. Masaya daw yung relationship namin. And then, not only sa Facebook, dun din sa vlogs namin dito sa YouTube, na nakikita nila na naging daw yung husband ko sa mga kalokohan ko. Me and my husband are together for almost 5 years this year of July. And we've been married for almost 3 years this coming June. Ayan. Nagkakilala kami ng husband ko since 2015. And then nakilala ko siya through online dating. Gusto nyo malaman kung may prenuptial agreement ba kami? Is wala. Wala po kaming prenuptial agreement, guys. Ayan. But before we get married, may agreement po kami tungkol sa relationship naming dalawa. Hindi to tungkol sa kung ano yung meron siya, kundi tungkol talaga to sa relationship namin. Actually, yung mga agreement na yun is ang magkaroon ng sariling anak. Kasi hindi lang naman ako yung gusto magkaroon ng anak, pati din yung husband ko. Funny moment is, when I was in the Philippines, nag-expect talaga ako na mabuntis ako. Kasi pangarap ko talaga na magkaroon ng half American na anak. Nag-expect ako ng time kasi nilalagnat ako, sumakit yung ulo ko, baka ito na yung sign. Pero hindi pala, no? Kasi delayed ako ng mga few days, mga 4 days yata, yun delayed ako. Tapos hindi pa rin ako nagka-menstruation. Pero ang pinaka-masakit nun, guys, is nung gabing yun, dun ko na nalaman na may menstruation na ako. So, medyo masakit kasi nag-expect ka sa wala. Pero yung husband ko talaga is gusto niya na mabuntis ako dito sa Amerika kasi ayaw niyang mabuntis ako sa Pilipinas na wala siya, na hindi siya makaalala sa akin. Aww. So, mas better na nandun siya sa tabi ko. Chor! Chor! Na nandun siya sa tabi ko, na maalalayan niya ako hanggang sa pagpapanganak ko. So, ayun na guys, pagpunta ko dito, nabuntis agad ako at nagkaroon kami ng anak. And now, he is 4 months and a half. Ayan. And communication, na kahit magkalayo kayo, is hindi mawala yung communication, trust, and respect each other. And the most important is walang hiwalayan. Kasi pag nagkaanak kayo, in case na maghiwalay kayong dalawa, sino yung mas kawawa? Di ba yung anak nyo? So, yun yung mga agreement namin na walang hiwalayan o walang divorce, kasi mas nakakaawa ang magiging sitwasyon ng anak nyo kapag broken family siya. So, ayan. Saka hindi lang naman yan yung mga klaseng agreement, meron din ano, sa amin na lang yun. Sa amin na lang yung ibang mga agreement na ginagawa namin before we got married. But hindi po siya prenuptial agreement, guys. So wala po kaming prenuptial agreement. So sa mga nagtatanong dyan, and of course, most of you guys alam ang prenuptial agreement, diba? Kung na-curious kayo ano yung prenuptial agreement, guys, of course, hindi ko sasabihin ito sa harap kung hindi ko tinanong sa husband ko at hindi ko nire-research sa internet. So, ito nga, guys, yung prenuptial agreement is, when before you get married, for example, in case na maghiwalay kayo, so wala kang makukuha na ari-arian or properties or pera na mula sa kanya. Kasi kung ano yung meron sa kanya lang. Kung ano yung meron sa'yo lang. Diba? So, wala kang makukuha na mga properties galing sa kanya. And kung maghiwalay man kayo tapos may anak kayo, I think when you married a guy from here in the United States,
obligasyon pa rin yan ng partner mo na suportahan yung anak mo. Kasi anak niyo yan eh. Bakit hindi niya susuportahan yung anak niyo? Napaka-unfair naman yun, di ba? Ibig sabihin, selfish yung partner mo kasi hindi niya susuportahan yung anak mo. Di ba? Parang yun yung rules nila dito kasi tinanong ko yan sa assessment ko kung what if may anak sila tapos nagkahiwalay. Hindi ko naman alam ang lahat ng rules dito, guys. Ano yung detective ko nun alam ang lahat. So, this vlog kasi guys, matagal ko na talaga itong isishare sa'yo pero ngayon ko lang pinag-desisyonan na gawin itong vlog na to kasi hindi lang to para sa prenuptial agreement ang topic natin, guys. Kasi may opinion din ako na ayaw kong ma-offend kayo. I hope hindi kayo ma-offend, guys. Ha? Kung ma-offend kayo, sorry, guys. Kasi ito yung opinion ko. Kapag may prenuptial agreement kayo, if I were you in that situation, baka maisip ko sa sarili ko na wala siyang trust sa akin na hindi ako yung priority niya. Baka at the end of the day, magloko siya. Para hindi mo maintindihan sa isip mo kung ano yung dahilan ko bakit niya gusto ng agreement. And in that situation, yung bang basta, ang dami. Pero hindi natin ma-judge, guys, kung ano yung kung bakit may agreement sila. Kasi baka may personal talagang reason kung bakit, di ba? For example, yung baka yung babae gusto ng agreement, di ba? Tapos yung lalaki gusto din ng agreement. So they're both wants to have an agreement. So it means napag-usapan na nila. And yun nga, guys. Depende kasi sa sitwasyon. Minsan din kasi, mas maraming ari-arian yung babae kasi sa lalaki. Ayan, for example lang yan, guys, ha. If my husband wants to have a prenuptial agreement, I would say yes. Kasi mahal ko siya, eh. Pero respeto ko yung decision niya. Kung ano yung decision niya, di ba? Hindi naman yan ang habol ko sa kanya, eh. Kaya ko siya gustong pakasalan kasi mabait siyang tao. Mabuti siyang tao. Sincere siya sa pamilya ko. Yun lang, yung pinapakita niyang mabuti sa pamilya ko, yun yung pinaka-importante sa akin, hindi yung kung ano yung meron sa kanya. Kahit wala kaming prenuptial agreement, doesn't mean gusto ko nang kunin yung meron sa kanya. No, hindi po ko ganyan klaseng tao, guys. Hindi ko po pinapangarap ng ganyan. Kasi ang gusto ko lang talaga is magkaroon ng masayang pamilya, magkaroon ng sariling anak, na at the end of the day na kahit anong mangyari, richer or poorer, nandiyan kayo sa isa't isa, stick together no matter what. Ibase na nga dun sa pinangakuan nyo sa isa't isa, diba? Richer or poorer, nandiyan kayo. And actually guys, hindi din mayaman yung husband ko. Hindi din po kami mahirap. Nasa middle lang po kami. Neutral lang kami na makakain lang kami ng tatlong beses sa isang araw, is sapat na yun. Wala naman po maraming ari-arian yung husband ko. So, yun nga guys, no? Dun sa mga couple na may prenuptial agreement, please don't think na wala kayong trust sa isa't isa. Kasi baka may personal reason din kayo, di ba? May personal reason yung party niya kung bakit niya gusto magkaroon ng prenuptial agreement. Wala kaming prenuptial agreement kasi may trust kami sa isa't isa. And not only that we love each other, but we trust each other also. So, yun nga guys, no? Ayoko po kayong ma-offend sa opinion ko. Kung hindi po ko nagpa-feeling Detective Conan, ha? Ayan. So, pray lang ninyo, guys, na healthy yung relationship ninyo. Supportahan nyo siya kung yung decision niya kasi being a supportive partner, isa din niya sa healthy relationship. So, I think that's all for today, guys. And I hope you enjoy our vlogs. Thank you for watching, guys. And we will see you in our next video. Bye-bye! Thank you for watching! Thank you.